Yung mga kalaban kasi ni Bongo Marcos ay mga walang utak, mga tanga, mga bobo, mga walang alam. Kaya ang nangyayari, paninira lang ang kaya nilang gawin. Yung mga Pilipino na yan na naniniwala sa mga ganun, ay mga tanga, talagang saksakan sila ng tanga. Isipin nyo na lang, gawin nilang bayani si Ninoy Aquino, samantalang traidor, founder ng NPA, founder ng Communist Party, destabilizer, isa sa mga utak ng Plaza Miranda bombing, nagpahamak ng ating claim sa Saba. Ginagawa nilang bayani. Ibig sabihin, talagang saksakan sila ng tanga. Ang Ninoy Aquino ay napakapangit na pangalan dahil siya ay isang komunistang traidor. Traidor sa bayan. Kaya hindi dapat na yung airport ay pangalan sa kanya. Medyo controversial kasi ang usapin ng 203 billion estate tax na ito. Para maliwanagan po ang ating mga kababayan na pilit nililin lang ng kabilang parlor. Okay. Walang dapat na bayaran. Kasi wala namang estate proceedings. Yung nililista nila ng mga properties doon, ang iba doon ay wala na. Ang iba doon ay naisoli na sa mga tunay na may-ari. At ang iba naman doon ay questionable kung kanino ang sino ang may-ari. So, walang dapat bayaran. Bakit nagkaroon ng assessment dati yan na 23 billion daw nung una? Kasi basta lang nilista na lang ng PCGG without really ascertaining kung sino ang may-ari. Ang kanilang ginawa lamang ay presumption na yun ay mga pag-aari ni Presidente Marcos. At sinisingil na nila ng estate tax. Walang estate tax na pwedeng singilin kung hindi naman nililipat sa pangalan noong pinagpapamanahan. Pag ikaw ay may minana na lupa at ikaw ay ang estate tax ay napakalaki at wala kang pera, walang krimen, walang nilabag na batas. Ang pwede kasi gawin dyan ng gobyerno, pwede nilang i-seize yung property at ibenta. At kung may sobra sa pinagbentaan, ibabalik pa yun doon sa tagapagmana. Walang ano doon, walang question doon. Attorney, di sa kahulugan po, ito po isang paninira lang po ng mga kalaban po. Oo, paninira lang yan. Kasi yung mga kalaban kasi ni Bongo Marcos ay mga walang utak, mga tanga, mga bobo, mga walang alam. Kaya ang nangyayari, paninira lang ang kaya nilang gawin. Wala silang programa, wala silang plataforma, wala silang plano, wala silang panawagan ng pagkakaisa ng Pilipino. Sa madaling salita, ang mga kalaban ni Bongbong Marcos ay mga tanga at mga bobo, kaya ang kanilang pamamaraan ng pagkampanya ay siraan lang si Bongbong. Ano po masasabi? Kasi hanggang doon lang kaya nila eh. Mga tanga sila eh, mga bobo eh. Tama. Tony, ano po masasabi niyo po kahapon sa UP yung babae po na nanggagalaiti po na wag iboto si Bongbong Marcos? UP Giliman. Sangking Garden. Oh, most likely komunista yung babae niyo. Tama. Dahil linya ng mga komunista yan eh. Oo. Tayo mga Pilipino, ay mga bobo daw. Katulad natin na, attorney, kausap namin kayo, Disyembre, sabihin sa amin, kami hindi bobo dahil kausap namin sa attorney Gadon na hindi bobo, di ba po? Oo. Yung mga naniniwala din sa mga pinklawan na yan, mga bobo yung mga yan. Opo, biro mo, pinahamak na nga nila yung bansa sa pagkahaba-habang panahon at gusto pa nila, sila pa rin mag-ari. Kaya po, attorney, nakikita natin sa 30 years na mga panluloko, 30 years sa panluloko. Kaya siguro si Bongbong ay napakalakas dahil po, tinitingnan po ng mga mamamayang Pilipino na binagbigyan sila ng 32 years o 30 years na 36. Sila ang nakaupo. Ngayon po, siguro tinitingnan ng mga Pilipino bakit hindi nila naibigay sa sobrang tagal. Tapos ngayon nila isasabihin na sila ay maglilingkod sa ating mamamayan. Imantala si Bongbong Marcos, isa lang ang sinasabi niya, sama-sama tayong babangon muli. Kailan talaga bumangon tayo? Napakasimple lang po. Dahil napakalaki ng distraction na ginawa ng mga Aquino at ng mga Dilawan sa ating bansa. 30 years. Kaya kinakailangan nating bumangon. Tayo ay gupong-gupo na, kawawang-kawawa ang Pilipinas kumpara mo sa ibang bansa. Dahil sa kagagawan ng mga Aquino, ng mga komunista, ng mga Dilawan. So, Senator, tatawagin na po kitang Senator Larry Gadon. Senator, 1986 ang kinakampanya po nila, no? Ay ang problema daw ng bansa ay si Ferdinand E. Marcos. At lumipas po ang 36 na taon
ang sinisigaw pa rin po nila, ang problema ng bayan ay si Bongbong Marcos pa rin. Pero hindi po tayo nakakita ng demokrasya na ang sinyalis ay ganito. Ito po yung sinyal ng armas. At ang kay Bongbong Marcos ay kapayapaan. Oo. So ano po ang reason bakit sinasabi nila na problema ng bansa ang Marcos? May tinatago po ba sila? Yung mga nagsasabi na ang problema ng bansa ay si Marcos, yun yung mga pinakabobo na Pilipino na madaling na brainwash at madaling naloko ng mga pari, ng mga komunista, ng mga Dilawan at ng mga Aquino. Ang ibig sabihin lang nun, yung mga Pilipino na yan na naniniwala sa mga ganun, eh mga tanga, talagang saksakan sila ng tanga. Isipin nyo na lang, gawin nilang bayani si Ninoy Aquino, eh samantalang traidor, founder ng NPA, founder ng Communist Party, destabilizer, isa sa mga utak ng Plaza Miranda bombing, nagpahamak ng ating claim sa Sabah. Ginagawa nilang bayani, ibig sabihin talagang saksakan sila ng tanga. So ito yung maliwanag na brainwashing po ang nangyayari. Oo, brainwashing. At sa tingin nyo po ba itong social media napakalaki po ng naging tulong? Kasi dati po, mainstream media, one-sided story. No? So sa ngayon, meron na po tayong platform ng FB at ng YouTube. Pero dahil nga napakalakas po ng pwersa ng oligarkiya, ang Facebook po, karamihan po sa aming mga vlogger ay tiniturn down pagdating sa post ng kay Marcos S. Bakit po sa tingin ninyo, ano ang connection nitong... Yung mga namamahala ng Facebook at saka yung kanilang mga fact checkers ay yung Rappler, alam nyo naman itong Rappler, talagang anti-administration yan. Hindi lamang kay Marcos, hindi pati kay Duterte, pati kay Gloria Arroyo. So talagang itong Rappler, ang role talaga niyan ay manggulo. Saka... Nabubuhay sila at nag-exist sila para manggulo. Pero malapit na rin namang... mabigyan ng solusyon niya. So, Atomy, nagtataka ako. Kasi ikaw, Atomy, napaka-sensualized sa social media. Napaka-sikas mo. Talagang inaabangan sensation ka ng mga mamamayan. Talagang nakakagulat. Bakit nagtataka kami? Bakit naagin ang ano sa senator? Pero kami mga social media, ibuboto ka namin. Hindi, ganito kasi yan. Yun naman kasing mga survey, ilan lang ang coverage niya? 1,200. There are 65 million Filipinos. Eh, magtatanong sila doon sa area na gusto nilang ang lumabas, itong si ganito, ganyan. Manipulation. Subukan nilang pumunta ng Ilocos Norte at ang number one doon, siyempre, si Redor ako. Pumunta sila ng Pangasinan. Senador, tanongin mo kami. Magsasurvey sila sa Bicol. Hindi, tanongin mo kami. Di natural. Tanongin mo kami, Senador. Tanongin mo kami. O kayo, sino boboto yung Senador na number one, Larry! Okay, 1987, ipinasaan ng Kongreso at ng Senado ang Republic Act number... Okay, ito ni. 1987, ipinasaan ng Kongreso at Senado ang Republic Act number 6639. Baguhin ang pangalan ng international airport natin. Gawin Ninoy Aquino International Airport. At noong 2018 po, kayo ay nagpasa, no? Ng petisyon doon sa Korte Suprema na ibalik sa dating pangalan. Subalit, kasamang palad, 2020 September, ni-reject ng Korte Suprema. Ngayon po, ang tulong namin na magagawa ay gawin ka pong senador. Yun! At totoo niyan, noon pang 2017 ako nag-file ng petition sa Congress at sa OA Malacanang, napalitan niya yung pangalan dahil ang Ninoy Aquino ay napakapangit na pangalan dahil siya ay isang komunistang traidor sa bayan. Kaya hindi dapat na yung airport ipangalan sa kanya. Pinangalan nila yun sa kanya sapagkat gusto ng mga Aquino ay magkaroon sila ng bentahe tuwing eleksyon. Nababasa yung pangalan sa airport, sa kalye, sa ospital, sa eskwelahan, sa pera. Nakita nyo ang mga pangit na pagmumukha ng mga Aquino. Nasa pera. Ang purpose nila niyan ay para tuwing eleksyon, palaging lumulutang yung pangalan na Aquino. Ngayon, mabuti na lamang at na... pagtanto na ng mga taong bayan na si Ninoy ay isang traidor. Traidor na Pilipino. Traidor na kung may... Actually, hindi nga lang Pilipino ang passport niya. Meron pa siyang Malaysian passport. Dahil siya ay isang traidor na tao. Founder ng NPA. Attorney, kung maka-live tayo ha? Yes, Attorney, maaasahan po ba natin yung... dahil ikaw ay magiging senador ng ating bansa kasama po ni Bongbong Marcos at ni Mayor Sara Duterte, no?
sa 2022. Maaasahan po ba namin yan? Yan, inaantay po namin yung maibalik na yan. Lahat gustong gawin yan. Gusto mangyari na mapalitan yung pangalan ng airport. At yan ay gagawa namin ng paraan. At yan ay mag-uumpisa sa House of Representatives. At siyempre, yung mga kaibigan namin dyan ay aming hihikayatin na mag-file ng petition. Ng bill, ng proposed bill. Kaya po po bang ibaguhin yung Republic Act 6639 na yan? Kaya yan, ang isa pang Republic Act ulit. Kung may tatanong nyo, Tommy and Senator Gadon, parang kukunti kami dito, ano? Pero buong Pilipinas po kami. Yung, kung makikita nyo po, pagka kayo na doon sa caravan po ni BBM at nasa Grand Rally po, lahat po yung kasama po namin yun. Bawat rally po, bawat ano po, kayo po ay inocover namin. Kayo po mga social media po. Kaya, maraming salamat. Kaya nakakaasa kayo, Atty. Gadon, sa butuhan, kami nakakalat at tutulong po sa kampanya ng BBM at ang ibang utara at ang aming mga senador na gusto namin iboto. Di ba po? Maraming salamat. Siyempre, nagpapasalamat din po kami na nakausap namin kayo, isang senador na napakababa ang loob, madaling lapitan. Hindi Romeo po, Romeo. May ibang ano kasi, mahirap interbihin, ganun. Kaya dito, nagpapasalamat na kami. Maraming salamat din sa inyo. Basta tayo ay Marcos pa rin. Yes. Sige, Tony, at yung huling mensahe po sa ating mga kababayan. Mga kababayan, malapit na ang halalan at siguraduhin natin na maipapanalo natin si Bongbong Marcos bilang presidente at si Inday Sara Duterte bilang vice-presidente. At huwag kakalimutan, si Larry Gadon, Larry Kidlat, kaibigan ng lahat, number 29 sa Balota.